So what's up sa inyong lahat mga bro? Third year Ravenna, posible nga bang maban sa liga ng PBA matapos nitong pumirma ng another multi-year deal contract sa kanyang koponan na San Antonio Phoenix? Kamakailan lang ay natapos na nga itong karera ng San Antonio Phoenix ngayong season ng Japanese B-League, kung saan maagang nalaglag nga itong koponan ng ating kababayan na si Third year Ravenna sa ika-19 spot na mayroong kartadang 12 wins at 47 losses. Sa pagtatapos ng kanilang season doon ay siya na rin pagtatapos ng kontrata ni Third year Ravenna. Ngunit nitong nagdaang araw nga lang mga bro ay muli itong binigyan ng another contract ng San Antonio Phoenix, kung saan naglalaman nga ito ng dalawang season na siya namang agad na pinirmahan niya ni Third year Ravenna. Ngunit sa pagpirma nga na yan ni Third year Ravenna mga bro, ay maaari niyang ang tamaan itong isang napakahalagang rule sa PBA, which is ang pagiging draft dodgers ng dalawang beses, kung saan once na huli kang naglaro bilang collegiate player ay dalawang taon o 2 consecutive years lang ang bibilangin bilang palugit upang makapasok o magpa-draft nga sa ating pambansang liga na PBA. Nabuo ang rule na ito sa kadahilan ng may mga collegiate player nga na hindi agad nagpapadraft noon upang makaiwas sa mga teams na mauuna sa lottery pick, which is posibleng nagkaroon na nga ng kasunduan sa ibang koponan tulad ng SMC at MVP teams. Sa katayuan nga ngayon ni Third year Ravenna ay maaari niyang tamaan itong rule na ito dahil noong 2019 huling natapos ang kanyang collegiate career para sa Ateneo Blue Eagles, at pagkatapos nga noon ay tumungo na siya sa Japan upang maglaro nga sa Japanese B-League para sa koponan nga ng San Antonio Phoenix as an import, kaya naman na-miss niya nga itong unang taong pagpapadrop sana sa PBA nitong 2020. At ngayong 2021 naman, sa pagpirma niya nga sa San Antonio Phoenix ng multi-year deal contract, ay maaaring hindi na naman ito makapagpa-draft, kung kaya't posibleng nga pong maban ito sa PBA base yan mismo sa inaprubahang rule ng Board of Governors noong taon ng 2018. Ngunit ayon naman kay Commissioner Willie Marcial mga bro, ay inihintay nga lang daw nito ang letter mula kay Third year Ravenna, which is ngayong araw lang mismo ay nakapagpasa na nga ito, kung saan binigyan nga ito ng konsiderasyon ni Commissioner Willie Marcial. Binigyan nga lang daw ito ng warning upang hindi magkaproblema kung siya'y babalik muli dito sa Pinas upang magpa-draft sa PBA. Kaya naman asahang malayang makapaglalaro pa nga ng dalawang taon itong si Third year Ravenna sa Japanese B-League. Hindi man naging maganda itong kanyang unang taon doon, kung saan sa 59 games nga ng San Antonio Phoenix ay 18 games lang ang nalaruan nito dahil nga sa ilang setbacks tulad ng injury at pagka-positive nito sa virus ng COVID-19. Isa pang dahilan kung bakit dapat bigyan ng pagkakataon ng mga players ngayon tulad nga ni Third year Ravenna na maglaro sa ibang liga dahil nga sa pandemic, which is dito sa ating bansa ay wala pang kasiguraduhan kung babalik na ba itong PBA. At pagdating naman sa ibang liga tulad ng Japanese B-League, kung nasaan ngayon nga itong si Third year Ravenna, ay ongoing itong liga at siguradong mamamaximize niya itong kanyang basketball career kesa naman dito sa Pinas na maaaring matengga ang kanyang basketball skills sa paghihintay na bumalik itong ating liga. Isa nga sa magandang halimbawa dyan ay itong si Kobe Paras, kung saan kamakailan lang ay nanunsyo nitong lilisanin niya na itong UP Fighting Maroons upang i-pursue itong kanyang basketball career sa ibang bansa. At ang malaking dahilan nga dyan mga bro ay itong pandemic na pumipigil sa contact sports dito sa ating bansa. Yan lamang sa ngayon mga bro, magkomento lang sa ibaba at ating babasahin yan. Mag-like at mag-subscribe bilang suporta sa ating YouTube channel at i-follow na rin ang ating Facebook page. This is Sports TV.